May buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo sa privilege gatag sa tuwa ni Anta karon. Amen. Maka pamalandong tas pulong sa Ginoo niya maka-celebrate sa inyong 6th year church anniversary in San Simon Baptist Church. Kinsa ba yung mga members diri? Paisa ko na, raise your hand, members. Church. Tuluan ta mong saon na mahimo ta malipayon na ata sa simbahan ng mga lagay sa Ginoo. Thank you. I'm saying it was 1984 November 2. Sunday during worship day, Sundays, kung ako masayo, there are 4 Sundays in my life na wako sa church. Since 1984. Wow. Naanad na ko na, nabatasan ko na, so kami maluwas. Kadaan namin Diyos nun na pamilya, pero wala matunong sa tinuod ng Diyos. Godly family, but wala mo serba sa tinuod ng Ginoo. Pagkasayin na mo, diyan na mo na itawag na more pa nga natagaan na mong importansya ang worship day. Kung saan mag-enjoy mo sa church, simbahan members, involve yourselves. Amen! I agree! Di ganin mo i-appeal ang imong kaugalingon, simbahan mo ganin i-set aside, di mo i-separate mo self. Remember you. Remember. Dili mo ma-experience ang true joy in serving the Lord. Amen! Ang mahimo ni mo, may tabos kinabuhi ni mo. Mo-criticize ka, daghan kay kag-istorya. Ikaw ang hinawayon ng libro, ikaw ang magpabadlong, basta di ni mo i-involve ang imong self sa buhay. Amen! Tanawa ra gud na sa magduwas basketball. Pagduwas basketball, kinsa may magsigi pa na sama. Kanang nananaw, pero ang clear perfect kay Angel. Bisan tinudwa siya ka itsa sa bula, pero nahatag niya sa kontra, nahatag niya sa kauban, napasad niya kauban, enjoy pa gihapon siya. Pero ang wa nag-appeal, in ipasa, in dribble, itsa inan, tabi kapatilugan din ako. Muna siya may isunan, amin tabo. Muna may isunan ang kamatura. Pastor Jay, Pastor, Pastor Marlon, ilan ba ka-oras po mag? Ilan ka-oras? Ilan ba ka-minutes? Okay. Hindi ko makasya ba? Madapa. Okay. Salamat sa Ginoo, Isnan. Actually, mauwaw dyan po gingon ini ng mga kuan kay kining inyong speaker karon wani grado at para may grado wani. Praise the Lord! Amen! Antipara rin din tao may taas yung grado. Muna nga. Mau ganigin, Pastor, kay sa tinudan na lang, di yun ko kawalay ninyo mga isyo, di yun ko kamaububasa kung wa ni antipara. Nagpasabot mga isyo ng antipara rin may migrado. Okay, di yun ko kawalay ninyo mga isyo, di yun ko kabasa, di ko kamaububasa, wa ni antipara. Muna nga, samta lang ko ninyo, no? So, we talk about mga kaigsunan, move with compassion. Mumana ang tema. Karon, ako nang grab ang opportunity kay actually karon na aming mga services, among mga churches, mga mission work karon sa mga different area, different barangay. Because di na namo kaya ang Domingo, kuwang naging mid-livers. Wow. Imagine nyo, we have mga Sabado, Birmes, na may mga worship Sunday, wala nang uban na ng Domingo, wala na yung worship Sunday. Pero kasabot ang Ginoon, di na namo kaya sa mga self. Kulang dito ang livers. But I know, mga kaigsunan nga nagtuo ko nga Ginoo na lipay pagyapon. Amen. So, meron kayo still stand, mga kaigsunan, ito basahon kayo itong text. In Matthew chapter 9. Okay? Sundon lang ako sa verse number 35 down to verse number 38. Okay? If you found the passage of the scriptures, you will say amen. Amen. Verse 35, the Bible says, Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, healing every sickness and every disease among the people. Verse number 36, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted
and were scattered abroad, as a sheep having a shepherd. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Let us pray. Father in heaven, salamat yung kayo sa pribilehyo na mawali na mo ang imong pulong karon. Use your servant sa kaibulungan pagi. Forgive us our sins. Make us worthy of God to worship you. In spirit and truth, in Jesus' name we pray. Amen. Lamat sa Ginoo, makapanlingkod. Move with compassion. Muna ang team nga inyong gihatag mo kay Zona. Salamat kayo ni Pastor Marlon, ni kumpiyansa sa ako. No, kay tinood lang mission kita mga pastors yun, di ba basta-basta mo pawali. Bisag baptis pa, di ba basta-basta mo pawali, mo pastan, behind the pulpit. Kung maghisgot ta sa word of God. Amen. Ato yung, ato gitawag klaruhon ba? At salamat mga kay Zona sa kumpiyansa ninyo. No, nga, ningkamot ko din ato mapasipalahan ang pulong sa Ginoo. Now, move with compassion. Kinsa man ni mga kaigsunan na itabo nga natandog siya, kanang tawag mo, binigay natandog. Natandog, uban ang kaluoy. Kaya naa may matandog, gawa maluoy. Si Jesus Christ, bibilang kay natandog siya sa sitwasyon sa himtang ngayong kita, kundi uban yun ang kaluoy. Maunay, pangandoy, desire sa atong Diyos, dili lang siya may mubati o pagtandog, mubati kaluoy. Kundi gusto sa Diyos. Ngaunta, mga kaigsunan, ang kaluoy, ang gitawag mga isunan, ang pagtandog, natandog siya sa katawahan, mureflect on tani sa ato kinabuhi. Maanaan ni nato as a church, as individual believers manaan. Now, kini move with compassion, dili man na pwede mag-una kung wala kay vision. Nahitabo ang gitawag mga kaigsunan, move, nahitabo ang gitawag compassion, tungod man na mga kaigsunan, una-una doon na sa vision. Amen. Nakita na to in this passage mga kaigsunan, this vision of the Lord Jesus Christ. Na? At masabtan niya mga kaigsunan nga vision is very important to the individual believers, especially to the church. Because the Bible tells us in Proverbs, according to the quote ni Pastor Leo, where there is no vision, the people perish. Kung wala'y pananaw ng tao, malaglag na. Importante kung wala gani kay vision sa kinabuhi, meaning to siwa sa kay goal. Tama? Ang tao nga walay goal kun. Simple. Pag wala gani kay goal sa kinabuhi, kuwang dikat. Kuwang goal ba? Ingan? Sumusugot ka, Kristohanon ka, may mukhang kuwang goal. Dapat mga kaigsunan, masabtan na to, tagaan tas ginuog pananaon, vision mga kaigsunan, kaysa diha na makita na to natin pananaon, I do believe kung sincero ka sa Ginoo, matandugid ka, uban ang kaluon. We understand that vision is very important mga kaigsunan to the individual, especially the church, because sulti Biblia mga kaigsunan, where there is no vision, the people perish. O sa nakita ni Jesus Christ in verse 36, English Jesus Christ mga kaigsunan, but when he saw the multitudes, dito nagsugod niya sa pagkakita niya sa kinabag-an, pagkakita niya sa kinabag-an mga kaigsunan ng tao, dito ni sugod isa, he was moved with compassion. Amen. Toward them. Ngato nila. Nga naman, unsa may nakita ni Jesus Christ matapos pulong sa Ginoo because they fainted. Not only that, and were scattered abroad. As a sheep, having no shepherd. But kung imo ning palagman, dili lang na niya nakita na nagkakaluyan ang sila, dili lang tumod kay scattered sila, dili lang kay ingon, no shepherd sila, na ilalong pagitanan. Mga isyon na ito makita na. Nga muna'y wala na ito. Muna'y gusto sa Diyos nga manaan na natin. Nakita ni Jesus Christ mga kaigsunan, Christ ang gitawag mga kaigsunan, kita niya ang gitawag situation sa mga tao. O sa ilang situation? They fainted? O sa'y fainted? Fainted means lacking strength bodily. Wa na'y enough, wa na'y igong kusog, ikasugakon, ikatrabaho, ikalahutay. Wa na dyan mga kaigsunan, nag-drain na sila.
They scattered abroad, it means to separate and go in various direction. Buti pa sabot mga kaisun, bisag asa na lang sila kayo. Buti pa sabot, wala na gitawag na scattered, meaning no clear direction in the lines. Amen. Wala na direction sa kinabuhi. Wala na yun mga kaisunan. Latagaw na. They had no shepherd. It means no guide. No guard. Dito niya mga pagkakita niya mga kaisunan, ining tawanan, ining mga hintanga mga kaisunan sa as having no shepherd. Iha din gitandi ang multitude sa harvest. Iha din gikumpare mga kaisunan ang multitude na na-fainted sila, scattered sila, no shepherd sila, mga kaisunan, ingon is Jesus Christ being said unto his disciples. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Dako kayo ang anihon. Lapad kayo ang anihon. Pero duty ang laborers. Why? Because daghang mga members na walay vision, walay pananahon. Tungod kay walay pananahon, dili sila makalihok, dili sila ma-involve sa ilang self. Muna na ang church, mga kaisunan, nagkinahanglan si Jesus Christ, nag-pray the request, pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into this harvest. Kami mismo nagdaghan ng mga simbahan. Adili ni daghang simbahan. Daghang simbahan ang Diyos. Gi-entrust mga kaisunan sa mawa. Pero, mula gina, na ay mga Sunday na walay panimbahon ang mga simbahan. Kaysa Sunday na misupol, na ako diha, ang uban mga isunan Friday, na ay Wednesday, na ay gitawag Saturday, karon duha ng kairiya mga isunan, buwag ang duha kayo na karun, mga preachers. Nagpasabot yun nga, warlock of believers. Pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth believers into, His harvest. Makita na to mga kaigsunan diha, sa maong mga butang nagipakita ni Jesus Christ, unsa mga kaigsunan ang bitawag situation nila, luya sila, fainted sila, scattered, walay magbalantay, unya gitawag sila may sunan, have no shepherd. Oh, in verse 37, makita na to the condition of the harvest. Amen. Not only the situation, mga kaigsunan, ang condition na po sa alanihon. Ang condition, mga kaigsunan, ingos pulong skinob, truly plenteous. Labihan yun, kabaga. Labihan yun, kadaghan. Ingon ang John chapter 4, verse 35, say not ye, there are yet 4 months, ayaw mo pagsulting, o patpaka bulan, usap pang mga ni. Usap pating harvest, and then come it harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes unto the field, for they are white already to harvest. Ready na. Hinog na. Mga kaisunan ang harvest. Buti pasabot mga kaisunan, nagkinahanglan ng panahon. Kay kundi maharvest, sayang. Anugon, amen? Munang mingos Jesus Christ, may son, plenteous. Laborers are few. Kita na to ang kahimtang. Ilang kondisyon, mga sunan. Hinog na. Giani na mga kaigsunan sa mga kulto. Kay ang mga Kristohanon, ang mga Baptist Christians, wala mo hatag enough time to share the gospel, to preach the gospel, to share the love of the Lord Jesus Christ. Wala. Unsa need harvest? Situation, condition? Dili ang need niya, tanglag immediately dinalian. Dili ni pwede na itong ugma-ugmaan kay mga larag ni, mga taktak ni. Mga hulog ni. Amen? Kaunong salanggam, kaunong ilaga, kaunong sa mga kaisunan. Sa mga bitawag mga pictures ni Sita. Makita na nato mga igsoon ko. Nagkinahanglan ni dinalian because kay hinog na. Need bitawag laborers, more laborers. Amen. Because plenteous ang harvest.
Now, dali on ko ni kay muha man ni basta gutomo na punta. No? Now, why Jesus moved with compassion toward? Thank you. Why Jesus was moved with compassion toward them? Nga naman si Ginoong Jesus na tandog man, ha? Uban ang kaluoy ngadto kanila. Tungod ba kay nakita niya na fainted sila? Tungod ba kay nakita scattered sila? Tungod ba kay nakita nga no-shepherd sila? Mga kaigsunan, may nakita pa kung nalalumpanan. Amen. Why Jesus was moved with compassion toward them? Number one, because He knows the real need of their soul. Amen. Ang nakita ni Kristo, mga kaigsunan, ang tinuod yun na Panginhanglan sa kalag ni Anang Mugidyo. O sa may Panginhanglan, niwali ka ni Hamisun, walay laing kinangan, salvation. Amen! I do believe, with all my heart, mga kaigsunan, pag ang tao makadawat sa tinuod na salvation, mga kaigsunan, mo follow rin na ang good works. That's right! That's right! Dili lisod ang good works sa tinuod na nakareceive sa salvation. Right, that's right. Musulod naman. Kaya yung atong kaluwasan nga nadawat mga kaigsunan, mutudlo ka na sa pag-serve na to sa Ginoo. Titus chapter 2 verse 11. Ang kaluwasan appeared to all men, teaching us to denying all ungodliness and worldly lust in this present world. Kung say ka, nawa ni kagamantay changes, examine yourself. Tinuod ba din mo na dawat ang kaluwasan? Amen. Kaya ang kaluwasan mo hatod din sa kausanan. Because He knows the real need of the souls. Nakita nila mga kaigsunan, nakita ni Jesus Christ, ang tinugid ng Panginhanglan sa ilang mga talang. Nakita na mga kaigsunan, nakita ni Jesus Christ, na wag mahimo sila. But salamat sa Ginoo, mga kaigsunan ni Bible, move with compassion. Ang kalooy sa Ginoo, mga kaigsunan. Maoy naga, mao'y gitawag mag-isun mo, how as, ni how as, ilin ka nato sa dapit na dilip gusto sa Diyos. Mm-hmm. Eh kung may mahimo pa ang tao yun, sa kaluwasan, may mahimo pa. O ang reliyon, may mahimo pa. Di na yun, magsakrapisyo ang Diyos, paghatag sa kanya. Yep. Tulungan na lang, anahan lang ka sa Simon Baptist Church, okay, para maluwas ka. Aha. Tulungan ka lang, may isang buhat lang ka tayo para maluwas ka. Tuluan na kaampo lang kasimpa ka para maluwas ka. Pero ngano di makaluwas ang pagsimpa? Kaya di na mo'y maluluwas. Amen! Ngano di makaluwas ang simbahan? Kaya di na mo'y maluluwas. Yes! Ngano di ka makaluwas sa imong kaugalingan? Di ka makatuglangit kung ikaw lang. Kaya di ka maluluwas. Yes. Kinsa mag-ideya ang makaluwas, Pastor? Si Jesus Christ. Amen! Amen! Because we have only one Savior, Jesus Christ. Amen! Siya lang. Yes, sir. Daghang tao mabautismuhan aron maluwas. Wa gihapon maluwas. Nga naman, pwede man ang bautismo. Amen! Amen! Si Kristo lang. Yep. Ang maluwas man kayo. Siya lang ang gihatag. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not, pas kanindot tayo, should not be washed. Should not be washed. Basta daa ka musalig, mutulo kay Kristo, should not be washed. Pero musalig ka sa reliyon, musalig ka sa imong ginuhatan, sigurado mag-iwas kita. Should not perish but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Yes, Lord! That's right! Si Kristo lang mga kaisunan ang paglaom sa kinabuhi, si Kristo ang paglaom sa pansimot. Wala lain mga kaisunan. Amen! Ayaw sila dadalinis baptist, dadakang Kristo kay kunustod. Magalang ani mo kang Kristo, mangita gina sila tinuod na sumahal.
mamita. Yes, sir. Amen. Mao na kikinanglan na ito. Sa diyang nakita ni mga kaisunan sa Diyos ang tinuod ng panginahanglan, wagi kaya ang tao. Ingon ang pulong si Ginoo Romans 5, but God commended to His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ngano pa nagpakamantay pa man siya, no? Tungod kay nakita niya ang wala kita. Nakita niya ang tinuod panginahanglan si Mukalag na siya lang ang solusyon si Mukalag. Wala na ilay. Nikot ganyan ni Pastor Bilio mga kaisunan. Muingon ang mga tao, tinuod bago ng inyo, balik ang Ginoo, nindot kayo, basta mag-awit na tamisod about second coming the Lord Jesus Christ. Kwaft ang ninduta mga kaisunan. Murag bukawan doon itong lapalapa. Sa yuta mga kaisunan, mag-histo tas pagbalik sa Ginoo, tinuod. Pero mga kaisunan, ang mga tao ngayon, ay, nabuang na mo, habaya pa, akong lulo, ang lulo sa akong mga lulo, nagsulti na, nga mubalik si Kristo, hantod karon, wa paghihapon. Aha, right. Tinuod ba ilang gisulti? Nagsulti lang mga lulo, hantos lang lulo. Lulo sa mga lulo, nga mabalik si Kristo, hantos karon. Wa paghihapon, tinuod! Pero pa man mabalik ang Ginoo. Pero unsay rason? Unsay rason? The Lord is not slack concerning His promise. Dili siya lang ngayon ngayon, siya lang nasaad. Sa mas panghuna-huna sa uban. But is long-suffering to us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Remember, mga kaisunan, church, ang nagkinahanglan, ang desire sa Ginoo, all should come to repentance. Dili lang ikaw. Munang ingon ang Ginoo, mga kaisunan, nakita niya, He was moved with compassion toward niya. Pinakita niya ang tinuod din ng mga Panginoon. Nagkinahanglan din sila mga kaigsunan ng paglahan. Gusto sa Ginoo mga kaigsunan na kanang pagbatia, maato ka ng madawat, ato ka ng mangkunan mga kaigsunan, kailangan pa kayo mga tao. Yep, sir! Tayo mga kaigsunan ng Kinisan Simon o sa lugar na among misunan. If you remember Pastor Joey, Pastor Joey, tuwa ka New Zealand, tuwa dito nagtrabaho sa pamulit, siya tuwa na rin. Pagkaibaw na mong naanan rin ako ni Pastor Ray, Primali, gusto mo, katangta, ayaw na, ngayon tataglay ng lugar. Na naman pagkadaghan mo kayo. Amen! Abot-abot ng tag-asya. Salamat sa Ginoo misunan. Musugot mo sa dili, usanis mo, muingon ko ako ni consider misunan, usanis answer sa among pag-ampo, tubag sa Ginoo sa among pag-ampo. Madulay mo. Nag-desire, mami anak. Mga lugar. Mga iso ng tibok, barangay suupol, among handong, nga doon naging Baptist Church sa 14 ka mga barangay. Kung tugan, be the glory. Murag, duha na lang ka barangay, wala. Usa, ka barangay, wala. Wow. Pero dili inoon, may tanang delay. Pero mga kaiso na ay basta kay Baptist. Amen. Lipay tanang, amen? Makita na to mga kaigsunan. Nga nung mahitabo mo na, mahitabo lang na kunaa tay pananaon. Kay kunaa kay pananaon, sigurado yun nga matanggol. Therefore, may beloved, mauni siyang sabot kung ang Diyos na higugma man ato, na higugma man sa mga kalag. I hope and I pray na ikaw gakusan mahigugma sa tasakalag. Sama kang Kristo. We ought to love the souls also as Christ loved them. Nakita niya ang itawag mga kaigsunan, tinuod nga panginahanglan. Nganong natandog siya kay nakita niya ang real name. Ikaduhang butang. Why Jesus was moved with compassion toward them? Not only He knows the real need of their soul. But number two, He knows the value of one soul. Amen. Amen. Wow. He knows the value of one soul.
Amen. Ako, edad idara na ako. Hindi lang kumingong tiguang. Basta kay edad idara na. Sa tinuod lang sa pagkakaroon ko, tanaw na ako akong kaugalingon ba? Muingon ako. Pwede na kong kumingon sa church nga. Church, pwede na ba na ako regaluhan ang akong kaugalingon? Hindi naging kayo relax. Relax na ako ginagmay ba? Kay nakita ninyo ang akong mga sacrifices, giunsa na ako pagtrabaho ang Dulot sa Ginoo. Giunsa na ako pagsakripisyo ang akong pamilya. Para lang sa bulatos Ginoo may inanita. Pwede ba regaluhan ako kung kagaling? Pwede na siguro. Galing. Sila na mingon, pastor. Huy, sa tanang siya. Pero ako nakita ang mga kaisunan. Diligid na ito. Kaya na yung Ginoo. Ginoo, diligid na ko kaya. Mamatay yung kong sayo. Kundi na ko buhaton ang itandog ni mo sa akin. That's good. That's good. Muna sa gracias Ginoo, misunan, idara naman ko, hapit naman kumag senior si Kishin. Pero, alam mo, kumpiyansa ko, basketball, kay Soplan, tapang mo, taglima kagi. Sa gracias Ginoo. Praise the Lord. Sa gracias Ginoo, ha? Hapit naman kumag senior, hapit naman makabinipisyo sa kilalang person niya. No? Ang nakapugo mo naman ako nang nabata-bata ko, tanaw? Kini nga tipara ron. Tumitang tangon ko. Tiguan na ba yapon? Amen. He knows the value of my soul. Amen. Amen. Pastor, di ba yung ka mga kaigsunan? Abit, di yung ka maluoy sa mga tao. Nga wadi as Ginoo, kung di ka kaila ba? Di ka kakita sa tinuod pisyo sa kalag nila. Yeah, that's right, that's right. Pero makita lang ni mo mga kaigsunan ang pisyo kalag ni sunan. Kaya ni mo mga kaigsunan isa ka pisyo imong trabaho. Kung isa yung susunan. Kaya. Ako mingon ko sa Ginoo, Lord, pobre ko na tao na ining kalibutan na. Nag-hisgot, Miss Pastor James, kapobrehon. Siguro, makatupong saan mo sa mong kapobrehon, pero di, mag-isod sa mong labaw. Patupungan. Ninyo ang among kapobrehon, pero mag-isod mong labaw. Imagine mga kaigsunan, among ginikanan, nanganak o akong mama, ang nanganak og 12. Wow. May mangani kay namatay duha. Pero usa lang gyud ako utang, appreciate sa akong papa, bisan pobre ni. Pero naa gyud termino ang akong balon. Mga anak, ayaw gyud mo pagbuhat og dautan. Amen. Bahalang pobre ta. Basta dili lang maguba ang atong bansagon. Wala na nakabutong mabutan ang usan ang bansagon? Buto sa buto. Dili lang maus maguba ang atong dungog. Ang atong pagkatawa. Tugan din na glory lang. Bisang asa mo subot sa mong bariyo. Pag nga de la Cruz, Adriano de la Cruz, matultulan din mo. Nga naman, tugan din na glory sa Diyos ang himayan. Makita din mong kaiso ng konsang Ginoo ang trabaho sa Ginoo. Amen. Bililhon ang kalabi. Amen. Bililo ng kalat. Lamat sa akong yung people. Ganihan mo yung sunan akong misis. Tuwa sila karoon sa Lourdes Fellowship. Mga women sa church. Nga akong mga partner, tuwa rin mga kaigsunan na yung mga panimbahon sa mga simbahan, tindas, mga barangayan. Wala naging ko yung madaan. Yung uban, nag-extension classes. Ano ba? Extension classes sila kay Ugma. Nag-follow up sila mga visitation sa ilang itawag mga prospect. Ugma, kay naama may itawag Evangelistic Sunday na mo Ugma. Go may 100 visitors. Wow! 100 visitors amo, that is Evangelistic Sunday. Mauni akong gi, desire. Nakita na ko ba nga? Kita man mga pastors, mag tuon man ta sa itawag. Usaon, yun ba? So ako nakita ang mga isunan diyan na pita nga mas epektibo, mas may dako. I know, ginuura may magtrabaho. Yes. Pero mao ni mga kaigsoon akong kita. Kasagaran na to, mang-invited na tulal ang Domingo, mga bisita, tama. Pero ang atong ihimo offended kay. Why? Ang pitching na dilit para ila. Mahilo. Magtudlo about giving. Na, ay, mamarta giving sila. Kahit man sila para sila. Muna mga isun, I decide. According sa lamdag sa Ginoo, na isiparate na ko, na ako'y itawag, Evangelistic Sunday.
ng message. Para ila. Ako gina ang church. Ari mo, makadasig yung presensya. Biyag luwas na mo. Ma-excite mo. Kung sa kanindot kayo nga luwas ta. Ikaduha, makadasig mo nila. Unya, pastor, pagkaon ako, kailangan tayo panimbawa sa ako dito na sa mga ulahin. Kasagara na to, ato mga dati simbahan. Tama, tama. Ay, hindi simbahan, makakita na mga kaiso na bimaw. Huwa pa siya, Pedro. Muna ay akong experience, nagdagan ang mga buluhat na. Sa ginugan, within 24 years, sila nangyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Bililhon kayo kala. Amen. Nakita ni Kristo, mga kaisunan, ang value sa kala. Amen. O saan na ibilis kala, pastor? Tanawa mga kaisunan, Luke chapter 15, verse number 7. Ingon ang pulong sa ginawa, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth. Amen. More than over 99 just person which need no repentance. Wala lang makapapista sa langit, makapasadya sa langit, makapabibo sa langit, mga kaisunan, kung nagunan ay kalagmuruan. Amen! Kaysa daghang tao, nabitay noybi, kuno ka mga persona, ka mga tao, nga wa, maghinulso. Wala lang makapasadya sa langit. Dili ang imong ikapulo. Amen. Dili ang imong pagkamagitagos kapulo, ang makapasadya sa langit, kanang imong mission giving. Amen. Because mission giving is the heartbeat of God. Amen. Without mission, mga kaigsunan, ang church is dying church. Amen. Amen. Patay na. Right. By the way, karong Mayo, numdumi ko, karong May 28, 29, 30. Anniversary na mo ng 28. 29. So good pagkagabi. 28 sa gabi. Mga missions conference until 30. So you're welcome to dito mo dito fellowship ta. Anak mga kaisunan about mission. Amen. Amen. Thank you. Mission, mission. May kwarta mo mga tao eh. Muti ka kumutuo mga kaisunan ka mong taga San Simon din yung membro ang may kwarta. Pagmigoy mo ay kwarta, makakuno. Yeah. Right. Makakon. Pero di lang nagay. Right. Pero ang nakanindot, naa. Amen. Ikaduha, naay na ato managagwarta. Uh-huh. Kisa man na ang atong Ginoo. Amen. Atong Ginoo. Yes, sir. Mamaze ko mga isbot Ginoo. Kung mag-isgot ka rin sa among kahintang isunan, dako na may akin ang road, 300,000. Ang 300,000 dito ko madugnan paggasto mga isyon sa among missions conference because purpose na ko, the more pang madasig ang mga minbo about mission. Because mission is hard to work. Kita na to mga kaisunan, bilis sa kalag. Ingon ang verse number 10, Luke, likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth. At masabtan mga kaisunan, nothing that exists in the world can be compared to the value of one soul. Wala. Kung sa mga kunong butang ng mga kaigsunan ngayon, kakumpara niyo. Property? Achievement sa imong kinabuhi? Mga kaigsunan. Kanang tanan mga kaigsunan. Wala na. Si Solomon pa misulti. All things is vanity. Ipakita sa Mark chapter 8 verse 36, for what shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? Buti pagabot mga kaigsunan ko, ang tibuok kalibutan dili pagyudi ay enough ikabayan sa usa ka kalang. Amen. Ina na ka Jesus. Wow. Muna mga kaigsunan, ayaw yaga-yaga i Christians. Himo ang seryoso ka mga lagad si Ginoo. Kay dili tiaw ang gibayad sa imong kalag. Yeah. Even the Lord, mga kaisunan, is not enough to pay your soul. Only Jesus Christ. Yeah. Jesus Christ. Why Jesus was moved with compassion? Una gani, nakita niya ang tinuod ko paninang. Ikaduha, nasayod siya, nahibalo siya sa baliw sa kalag.
in number three. Because he knows the painful end of the lost souls. Amen. Yan ang nabati. Nga nung natandog siya mga kaisunan, kaya sayon siya, unsa kapain, unsa kasakit. Kung ang kalag sa tao, tuwa na siya. Yeah. Kung di ka maghatag panahon, higala, isoon, may minamahal ka sa kinabuhi. May higala siguro ka, may pariente siguro ka, may anak siguro ka, may isoon siguro ka, may bana siguro ka. Wapan ni mo, dusty lunch, Ginoo, ayaw hulong pagpiko sa inyong mga tuhod. Ayaw magtungod na ka mo mag-uban din eh. Sa itinidad magbulag. Amen! Buhilak maganita, mulag gatong mama, mulag gatong isoon. Muabrod, pila katuig din na ito makita. How much more kung naging mahal sa kinabuhi? Tuwas sa impyerno. Sorry. Amen! Nga nung inanaman ang pagbati sa itong Ginoong Jesus Christ. Makita na ito mga kaisunan, ngilingi kay higala yung impyerno. Kung di ka kasabot impyerno, di ka mabati. Kaluhoy sa mga kaisunan. Amen! Makasabot ang mga kaisunan nga nung ang bugtong anak gisakrapisyo sa amahan gihatag niya niya idaw na to na yung mga inahan karon ng anak o lima pito pangayaw ko sa rin yung hatag di pa tutan di pa lang natarong sa mga anak di ginihatag pero ang atong Ginoong Hesus bugtong anak walay sala perfect wala idaw sa amahan gihatag. Nga naman, tuyo niya, nga di ka muadto sa nitawag impyerno. Thank you, Lord! Praise the Lord! Yep. In Luke chapter 16, verse 22, makita na ang gidescribe yung pag-ayos, Ginoo, kung sa ginang impyerno. Sayon na ito sa story, ana. There is man Lazarus. In verse 22, mga kaisunan, ingon ang Bible, and it came to pass that the bigger died, was carried into the angels. The angels into Abraham's bosom, the rich man also died and was buried. Nilubong ang taong dato, ang lawas. Amen? Pero in verse 23, and in him, he lifted up his eyes being in torment. Say to Abraham, afar off and Lazarus in his bosoms. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. And send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Abraham said, Son, remember that thou in lifetime receivest thy good thing. Likewise, Lazarus evil things, but now he is comforted and thou art tormented. Ang pagkangilan, dili lang mga kaigsunan, nag-antos yan. Dili lang kayo nasa place of torment, but the Bible tells us in 26, and beside all this, between us and you, there is a great gulf. Na ay dakong bungaw. So that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from hence. Di kagyan ba? Once nga na ang tao kalag si Pino, wala yung pag-asa. Wala yung pag-asa. Ayaw tuguti, Kristuhan, nung atawas lagi ang imong kinsong pagmahay. Aha! Makakanta kag, pamahay na naangkon ko ulay na pagbason ko. Nga naman isang ayaw tubuti. Nga na itayin i-allow sa Ginoo nga magbason ka. Nga na mga mahal sa kinabuhi, nga wa ni mo tagay pagtagal. Kay wa ka kaila. Wa di ka manhando. Kay wa ka kaila. Wa ka kakita sa Ginoo nga Panginoon. Wa ka kahibalo mga kaisunan sa bilis sa kalak. Wa sa ka kahibalo mga isunan. Unsa ka pa ito. Come on! Good preaching! Beside all this, between us and you, there is great gulf fixed, so that they which would pass from hence. Di kita makatabo. They said, I pray thee, therefore, Father, that the Lord has sent him to my father's house. For I have five brethren. Mga kaigsunan, paminaw mo, makaulaw kainin na to, mga Kristiyano. Na ang may kahangawa sa kalag, katungtong as impirno kita, hinawa na tayo, mga kaigsunan, wala na kay kahangawa. Silang may paglao may kangawa. Silang may impirno mga kaisunan nagtinguha nga maluwas ang magkalag. Pero kita hinong naluwas at nagtinguha. Please! May bangilan. Tanawa mga kaisunan ng Christmas.
I pray to therefore, Father, that would send him to my father's house. Why? For I have 5 brethren that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. But mga kaiso na Panginoon, ang sugo sa pagpangabi ko kalat, wala na isugo sa Ginoon ng Santi sa tao. Di sugo na natong mga nahimak anak sa Diyos. Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let him then hear him. Kita na. Nilaad kayo. Ang rason mga kaiso na nga nung natanggog mga ang Ginoon, nakita niya na kining mga tawhana, kilabihan kaluoy kayo kung sila to anas ito. In this verses, mga kaisunan, sa Luke chapter 16, ato nakita, we can find the description, mga kaisunan, unsa gid ang impyerno. Unsa man gid ang impyerno, Pastor? Hell is a place of torment. Hell is a place of no comfort. Place of denied prayer. Place of no mercy. Place of crying. Place of no friends. Place of no exit. Wala na kay kagawasan pa. Touch screen, Daddy. Oh, touch screen. Ta? Place of no comfort. Nangayo siya tubig. Nangayo siya kaluon. Wala na. Place of no mercy. Place of crying. Place of denied prayer. Ng ang Father Abraham sent Lazarus. Wala na. Place of no friends. Place of no exit. At ang pinakangiling nito, place of eternal punishment. Because hell is fire. Itawag unquenchable fire. Hindi ka ba maluho yan? Ayaw din yung tuguti na mamatay dito ta. Na apay basuro, na basuro. Imumahalos kinabuhi, kaya huwag kamang tanong silingan. Ayaw tuguti. Nga doon ay silingan na mamatay na tos itinunan ba? Sige, alaw ba? Ba sige, alaw sa ginoon ba? Na ikaw ang inundan na impyerno siya. Ayaw yun alaw. Be serious in your life in serving the Lord. Be serious to him, so much. For Christ. Dili ni tiaw ang trabaho na. Dili tiaw ang trabaho sa iglesia. Muna nga, careful ka. Mag-amping ta, ibinawa at testimony mga kaigsunan. Amping na natin. Yes, sir. Hindi man siguro ka kamay mo sulti sa suluin, hindi man siguro kamay mo sulti sa pulong sino, okay na. Hindi siguro ka kayo makamemorize mo sulti, okay na. Pasultihan na lang ang imong kinabuhi. Aha. Pasultihan na lang ang imong aking itawag mo isang mong pagkinabuhi. Silingan ako, mention na sa gracias, Ginoo, halos-halos mo may pila na ka, panimalay na ito, so, nagpalibot si Mar. Usa, duha, tulo, upat, lima na. Lisod ang simbahan. Paminan mo, lisod kayo ang silingan sa simbahan, maluwas. Nga no, kay kato sila'y maminaw ni Sahi, ang mibro din. Nga naman, ingon na yung pastor. Aron ang Diyos, malipay na to. Return your tithes unto the Lord. Pwede rin ako. Ingon ni silingan, tawa, mawartan po. Silingan may naminaw. Pwede ito sa higiwalingan. Ang membro, huwag ikaw ay ang membro, kasi silingan may naminaw. Dili mo mangawat, dili mo maghubog-hubog, dili mo mag-bisis. Yung sa mga magbuot mo. Yung silingan mo, magbuot mo. Kabalo mo mentionan, kasi sila may naminaw. Tanang nawali, di na para ila. Para na sa mga anak sa Diyos. Muna, nagpatakag-apply ba? O mamao? Yes, you lot. Muna usahay, muna yung kulod. Tagay ko nung kuwano ba? Nga nung naay mga simbalo, di magkabalik. Nama, di ay mga kaiso na kita na ko, nga mixing, mix ba ang mission? So akong disiparit. To God be the glory. Separate mission na. Na ako yung sa instructor's college during sa Wednesday service na mo. Paano ko mention na? Sa gracias, Ginoo. Nga naman, purely, gospel. Gospel. Karon, nakagrow na, nagsimba na. Magsimba na. Akao na siya, dinagko. Kasabot naman siya. Ay lang gin mo pagdali.
Ayaw gyud mo pagdali, nga makadto dayo sa simbahan. Ay lang gyud pagdali. Luto na na. Kahit muluto lang na, lisod na na mo bi. Ayaw tugot. Nilad kay mamatay ta nga dunay magmahal. Kinidaghan siguro kadungong ang istorya ha. Story. Pero dunay ako lang i-share ninyo. Importante kayo itong papel as a Christians. Church, importante kayo mong sasasin. Gitawag niya Church of Lighthouse of God in this region. Kung wala bitaw ni, luoy kayo ni, iog kayo ni. Yes, sir. Busa, sirisuhan ninyo. Magmatindano mo sa inyo ang tahas sa Diyos. O sa kapapa o mga anak, o sa kapapa o anak, nanagat sila, Pastor. Pagpanagat nila, nagabian sila, naabtan sila unos, pwerte yung unos, sana naging makita mga kaigsunan ang gitawag yuta, niob na yun. Wala na'y bituon. Nalunod, tungod sa balunod. Pagkalunod mga kaigsunan, ingon ang amahan. Anak, dilit na magbulang. Sige sila langoy. Wa sila paingon, asa sila paingon, muli sunod, sige sila langoy. Dito magbulag! Di man gin mapungan ni sunod, di man na makontrol ang karit sa tubig. Nagbulag siya. Nisinggit ang mahan anak! Paningkamot lang gin na ka! Basta asa ka makadunggo sa yuta, ninikalibutan na. Basta buhi ta, posible magkita niya punta. Paningkamot lang. Karon ingon sa anak, ay! Paningkamot lang yun sa tiha! Sige tayo paningkamot lang yun. Kami sa gasa, si mong isulti, sa gasa ka. Madunggo nining kalibutan na, yuta nining kalibutan na. Basta buhay ko, simple magkita ka ta. Tutun, misinggit ang papa. Anak, paningkamot anak, dili na ko kaya. Nga naman tayo. Gibikugan siya. Why may laki mga kaigsunan kung naa ka sa dagat? Why may laki? Why maayo mo langoy kung bikugan? Yeah. Mili na lang kung kaya, anak! Ikaw na lang pa rin kamot, kaya si babae, pagkabasugin lang at hindi mo nga tumapag. Sige siya, singgit, nagana mong kalawang tingog, nagana mong kalawang tingog, hangtod na wangan yung tingog. Hindi siya, tay! Tay! Huwag naging tumang. Mingo na siya. Tamang! Akong tatay, tamang! Bisag na sila, kay bawa ka mga kaisunan. Sa sige lang singgit o tabang. Sa unahan, may nagsiga. Kung sa may nagsiga, Pastor? Parula. Lighthouse. Doon ra kayo ang iyan namatyan sa iyong tatay o sa iya ang lighthouse. Abi ka mo na iksuna namatay ang iyong tatay? Ang tubig? Tagahawak. Tagahawak. Pastor, naman kayo sa tagahawak? Yes! Tungod mga kaigsunan, dili, tungod kayo nabikugan siya. Kasi katil, posible may sunba kaya. Matulungan. Sa usa katil. Namatay siya mga kaigsunan tungod sa wapag pagkabana sa turero. Sa nagbantay sa lighthouse. Mingon, ikat-kat niya. Ikaw ang hinungdan sa kamatayon sa mong tatay. Ikaw ang hinungdan. Kaya kung tatay dito na mamatay, kung sa sayo ba imong ipasigar suga kay makakita, may nga kanina ay napita mabaw. Mao'y namatay akong tatay tungod kay wak ka magtindahan ng sinyo. Higala yung soon, di makamay ng sulti. Tarungan na lang ang inyo. It's good! It's good, Juan! Tarungan na lang. I-plus na lang, di mata perfect. Pero ipangimbabaw lang ang mga kaya. For the sake sa Lord's soul. Right. Tugad ni the glory, may balik na po ito sila nga naman. May member ni Kubuloy, may istra. Iyan na ni mo ba? Oh. May istra. Karang mga kaisunan, sila nga rin kayo. Magtudlo ko sa mga bata, may sunod. Larutun ko mga bata. Ayaw mo pagtudlo niya. Wakos mga puhan. Ayaw lang pati lang mga bata. Kaya wak mo mga mitiri yung bakti. Ayaw nang ka, bakti suway mitiri yung. Nga magtinilid sa mitiri yung, kagugay na kamatay.
Sila may paspas. Oh. Tuod mo mag-isunan. One day, ang akong sign is, naginay, save and sure, serving the Savior. What the Bible says, the life of this church, save and sure, serving the Savior. May istram siya. Kinabuntang mo, gigot. Muhangad siya na. Muna na yung artist ni Moni. Ingo na siyang anak, na. Siya yung kamagwangan. So siya, kuno na ni Habib. Nga no, luwas kuno siya. Sigurado yun. Gumihago ba? Sigurado niya nang lagad siya. So ito ako na. Unya kay pagbisita ng sunan, so rinigon mo na. Pag uli kumusta mo na, tinuulig ba? Maluwas na, sigurado yun. Muli na sila nang lagad siya, kasi sigurado ng luwas. Kita nang lagad, magkakayaan maluwas sila. Nang lagad, kasi sigurado ng luwas. Ingo na yung magat. At to ako na doon, tinuulig sulti si mga gawa. Ang ito doon, ang ito, oh, isusin na po. Tinuulig na, naluwas na po ito doon. Wow. Ikatulong ng alat sa, at to ako kuno, wak na naman kakilo. Karong kay na-save mas at ikatulong, tinuulig na yun. Maluwas yun ito, sigurado doon. Muli ay na sila nang alagad, kay sigurado ng luwas. Ang inahan na giling at to, naluwas ng membro. Kinsa nagsusig, at to balos balay, isuwilig ba na mo? Wala. Ipakita lang, ispasultihan lang ang inong kinabuhi, inong luwas. Unsa may karon question mo na? What will we do to the dying soul? Meaning, mo tinsyon niya kung nakita sa pagkakas. Unsa may tumuhan to? What is your part? What our part? Unsa may atong kabahin ani? Unang buhato ni mo, kinalan mangayo ka to ask God patience for your soul. Lord, the guys, put ito. Ikaduha, kneel down for the lost souls. Ikot sa tuon. Kaya kung di ka pa tuon sa ilang balay, di ka pa sakon sa ilang balay. Pero mga kaisunan ako, musulod ko makadlawan sa ilang kwarto. Na, may mayungo nga, man, pwede ko bisa hawa, may panahon na pastor. Kanang mayungo ngayon, may panahon, mga kaisunan. Manay ko, manay tagaan yung panahon ng tuwang gabi, alas dos katlaw, nanaw nas katlaw, sumla sa ilang kwarto. Madigis lang kay Bao. Yun sa inyong pagsulod, pastor. Pita ang inyong tuwod. Amen! Hangad kas Ginoo, iampo sila, pukawa, ipapukaw sa Ginoo, Ginoo. Tandugon ta ka. Doon na ko altar si mong grasya. Kaluig ka rin. Tagaan ko at pabuli ko. Pwede ba Ginoo ka ng tawala inyong at tuwod ka rin? Kawa Ginoo. Tagaan kahasul, matadyot silang una-una kasi kasi. Kaya nga ito ko, Lord, gidispise man nila ang ibang pulo po, hindi ba Ginoo at magkakaroon natin sa namin? Ano po? Amen. Kaya daghang tamahon na daghang tagtrabaho, busy ka sa buluhaton, pero dili ka busy sa Ginoo. Amen. Kneel down for the lost soul. Support mission for the dying soul. Double your time and do everything just to reach one more soul. Invest your time, invest your money, for the dying soul, mga kaisun. Ato timanan, remember, investment. Yes. Sa kalag. Ikanta ka na, is not in vain. Yes, sir. Diba? Our labor in God is not in vain. Yes. Why Jesus moved with compassion toward them? Number one, because He knows the true, ito, the real need of their soul. Knows the value of one's souls. Knows the people in the lost souls in Him. Mga inigugma ko, mission, be moved with God. Salamat Lord sa imong kaluoy, imong grasya ka naman. Salamat Lord sa selebrasyon sa kaunom ka tuig sa imong yung pagkamatid na nun. Salamat Lord ha nga ang imo bang faithfulness ba? Wala imbasi ni mo Ginoo sa among pagkakami. Kundi isang mapakyas mo ang mga failures, mga lapses. Pero Ginoo kanunay din nag-receive sa imong faithfulness every day. Thank you kay Ginoo ni Ana. Kung sa nabili ng panahos kinabuhi, gamitan ni Ginoo alang sa mga kalagay mong ilisay na makadamog ka din. Ito diyan po tanong sa pag-angko in Jesus' name. Hatag ang pasumalo. Amen.